humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, maganda po ang ating topic kasi pag-uusapan po natin ang Carolina Reaper Pepper. Yan. So ang Carolina Reaper Pepper po ay na-develop po sa South Carolina ni Ed Curry. Ang sabi nga po nila, ito ay a crossbreed ng rose pepper at red habanero pepper. So, guys, naisip nyo ba na meron tayo dito sa bansa ng Carolina Reaper Pepper? Sabi nila, ito ang pinakamaanghang na chili sa buong mundo. So, excited ako kasi hindi ito sa isang maliit na farm, pero makikita natin ito sa urban o sa Makati. Makati po ang area kung saan nagtatanim ang ating guest ngayong araw. At hindi lang yon, hindi siya natapos sa pagtatanim, prinases niya din po ang produktong ito. So, excited ako at sana excited din kayo. Abangan niyo po yan, ito ang Agree Ako Dyan. Ibabalik po ang Agree Ako Dyan. Kanina na pinagkwento ko sa inyo yung mga chili sauce and yung mga hot sauce, saka yung mga maanghang. Nako, masarap na masarap po yan pagdating po sa sausawan at pampagana nga po kumain. Ngayon po, ngayong araw, meron tayong makakasama. Siya po ay may-ari ng Tangmado Hot Sauce and Spicy Product. Siya po ay si Chef Wilson Kindotan. Hello, Chef! Hello, gandang hapon sa lahat. Hi, ma'am. Gandang hapon po. Opo. Sir, ito na, introhan ko na itong pag-uusapan natin tungkol na po sa mga maanghang na isang maanghang na usapan nga ito ng mangyayari ngayon. Pero sir, paano ka ba nagsimula itong Carolina Reaper na tinatawag? Paano ba ito dumating sa Pilipinas at paano mo naisipan na gawin itong business? Dati po kasi marami akong negosyo. Isa akong wedding photographer, may restaurant ako dito, tapos nag-buy and sell ako ng motorcycle. Nung nag-stop ako mag-buy and sell ng motorcycle, sabi ko, dapat meron akong gagawin. Nagkaroon ako ng buto, ng sili, tinanim ko, tapos na patubo ko accidentally. Sobrang tuwang-tuwa na ako dun sa tumubo na yun. Tapos, nag-research ako, kasi alam mo naman, medyo extreme ako. Gusto ko yung pinakamaanghang, ganyan. Nag-search ako sa internet, nakita ko yung pinakamaanghang na record holder ngayon sa mundo, yung Carolina Reaper. Meron siyang, kasi yung labuyo, meron siyang, di ba pag kumagat ka ng labuyo, meron siyang tinatawag na, yung anghang niya, ang suka tawag pala dyan ay SHU, Scoville Heat Unit. Opa. Yung sukat niya na anghang. Ang labuyo, estimated na mga 50,000. 50,000, oo. O, sukat. So, itong si Carolina Reaper, meron siyang 2.2 maximum na anghang. Ang layo, di ba? Kumbaga, opo. Yung para... So, ganun siya kaanghang. So, nag-research paano ako makahanap ng buto niyan. Nagpabili ako sa abroad. Tapos, sumali ako sa mga grupo na mga... dito sa Pilipinas na magtatanim. Opo. Sir, anong taon kayo nag-start ng pagtatanim dito? Mga sa tingin ko na sa 2018, nag-start na ako magtanim. 2018? Opo. Tapos, nadinig ko ang inyong business ay nagsimula ng 2019. So, prinases mo siya 2019? Yes po. Nag-start na ako mga 2019. Yun, pinag-aralan ko yung paggawa ng hot sauce, pinag-aralan ko mag-ferment, lahat. Sariling aral. Sige sir, simulan natin itong kwentuhan natin sa pinaka-umpisa. So, bumili ka ng binhi, tapos, kasi sabi mo, nasa Makati ka.
saan ka nagtanim sa Makati at paano to nangyari? May nagpabili ako sa US ng mga buto. Pagdating dito, nagtanim ako doon sa rooftop. Meron kaming itong pwesto ko ngayon, nasa third floor. Sa taas, nandun yung mga tanim ko. Hanggang ngayon, may mga tanim ako doon. Doon, mga potted lang siya. Doon ko na pinag-aralan magtanim. Tapos, at tulong na rin ng mga kaibigan na nasa group ko rito sa Pilipinas. Sir, madali ba na magpatubo na itong Carolina Reaper pepper? Sobrang hirap. Kaya nagustuhan ko to kasi sobrang hirap. Na-challenge ka? Yes. Hanggang ngayon, still learning ako, still na-challenge ako kasi hindi ito tulad ng sili natin na kahit ilagay mo lang, huwag mong bantayan, tutubo. Ito, may special care siya. Pag mali yung process mo, hindi siya mamumunga, hindi siya lalaki, mamamatay siya na sili. Opo. Sir, para sa kaalaman ng ating mga manonood, paano po ang pagtatanim ng Carolina Reaper pepper? Ako, pag ako mismo, bumibili ako nung soil na peat moss. Important pa yun eh. Ang tawag doon ay Classman TS3. Yun ang pinakaginagamit ko. Kung wala naman kayong Classman TS3, pwede kayong gumamit ng Vermica soil, ihalo niyo sa carbonized trisal, yung sinunog na ipanangkalay. Pwede niyo yun. Pag nagtatanim ako, hindi ko, kunwari ito yung soil, hindi ko nilulubog yung seeds. Sa ibabaw lang siya ng soil. Ay, nasa taas lang? Yes po. Ini-imitate ko yung nature. Kasi minsan ang seeds natin, di ba? Yung sili, kinakain ng ibon. Ngayon, yung ibon nagpo-poop siya sa lupa. So, na yung seeds na yun, actually, nasa ibabaw lang naman talaga ng lupa. Basta maayos lang yung moisture ng lupa, basta ang seeds. Tapos may humidity, sunlight, may air, tutubo po siya. Yun po. Sir, kanina nabanggit mo yung special care. Ano bang special care yung sinasabi natin? Kailan kasi alabin mo yung from the start yung soil niya, dapat mataba yung soil niya. Tapos yung pinandidilig mo. Tsaka number one na ayaw ng Carolina Reaper ng mga sili, yung sobrang tubig. Kasi tayo mga Pilipino, pag makitang tanim, araw-araw didiligan. Ayaw pala ng sili yun, yung laging basa. May oras ba yan, sir? May tamang oras. Ako, pag nagdilig ako, minsan once a week lang. Imagine, once a week. Once a week? Oo. The more kasi na sakto lang moisture ng lupa, the more na nakakagalaw ang roots. Pag lagi mong dinidiligan, laging basa ang roots, nagkakaroon siya ng root rot, ibig sabihin, bubulok yung... Bubulok, oo. So, inestan yung paglaki niya, hindi na siya lumalaki. Mapapansin mo, ba't hindi lumalaki sili ko? Yun pala, yung roots niya, bulok na sa ilalim dahil kakadilig. Fungus siya doon. Yun ang isang reason pa kung ba't nafufungus, nagkakasakit. Makita mo, pangit yung dahon. Yun po. Opo. Bali sir, di ba, yun ang pinag-usapan na natin yung special care at mga do's and don'ts sa pag-aalaga po ng ating Carolina Reaper. Sa pagpapabunga naman, sir, gano'n ba kadami ang binubunga per pot? Yes. Dati nakapagpabunga ako mga nasa 20 plus yung isang yes po, isang pero isang puno. Yes po. Pero mahina pa yun, na record ko yun kasi mga kaibigan ko sa isang pot nakapagpabunga ng more than 40 to 50 pieces. Wow! Sobrang gagaling na ng mga kaibigan ko na yun, mga masters na yan. Ako still newbie pa. Ngayon, kinukonsider ko ang sarili ko, still newbie pa sa larangan ng Carolina Reaper. Kasi sobrang hirap. Magkamali ka lang ng pakain, malalaglag ang flowers niya. Kasi pag-aaralan mo yung MPK, yung kailangan ng Carolina Reaper. Kumbaga from the start, kumbaga vegetative stage, kailangan kakargaan mo siya ng ice and nitrogen. Kumbaga, nitrogen. Yan, palaki mo yung stem, paayos para mag-flowers, yung phosphorus niya. Tapos yung potassium niya kapag may, ano naman, may bunga na. So, nakaka-challenge. Kaya sa tingin ko, sabi ko nga, yung motorcycle dati, medyo pwede kong balik-balik at umigil ako. Pero itong pagtatanim, parang hanggang pagtanda na, iba talaga ay yung pagtatanim ito. Sarap sa feeling. Oh, so, yung nakikita ko nga sa'yo, ang astig-astig mo, tapos into farming ka. Itsura lang yan. Itsura lang yan. Mukha lang kasi kalbo. Pero ano yan?
soft-hearted with the seed of the world. Ano to? Pero, isa ako sa army. So, sir, dun sa ano mo, pagka nag-harvest ka naman, eh, paano yung ginagawa natin? Meron, kasi alam ko maanghang yan. Kinakamay lang ba natin yan or ginagamitan natin ng gunting? Paano ba ang harvest ito? Okay. Bago tayo pumunta sa harvest, isabihin ko muna yung mga do's and don'ts. Halimbawa, halimbawa yung Carolina Reaper mo na mulaklak na, so magkakarga tayo ng mayaman sa yung kailangan niya, yung mataas yung P, phosphorus niya. Hmm. Yun ang kailangan niya. Pag may lumabas na isang maliit na nabuo na, nabunga, kung wala ka namang net, kailangan mong balutin yon. Kasi ang kalaban natin ay ang fruit fly. Yung nantutusok na mukhang langaw. Tapos, yun, magugulat ka na lang, ang ganda ng bunga mo. Magugulat ka na lang, hindi pa nanginog, bulok na. Pag bukas mo, marami siyang buhod. Kasi tinusok na. So, yun. Peanut size pa lang, balutin na agad para hindi matusok. Tapos, pag nahinog na, pula na siya, example, kung Red Carolina Reaper, pula, pwede mo siyang sa pag harvest, pwede mo siyang igamitan ng gunting. Kami, sanay na kami. Sa iba, baka mahirapan. Ako, kaya ko mag-deseed bare hands ng Carolina Reaper. Kaya kong kumain ng one pod. I tried one bunga, kinain ko, pero yung gagayahin kasi ano yun, parang ang tawag doon, that defying stunt yun eh. Mas tindi talaga. Yes, sa sobrang anghang, pwede ka talaga mamatay, sir. Yes, yes, totoo. Yes. Hindi siya ano okay sa throat kasi yes, maanghang nga siya. Tama ka mamaya. Nag-ready ako. So ano, pag kumain ka ng Carolina Reaper, number one, ano siya eh, medyo may pagka, paano ko ba sasabihin? Delay kasi ang hang niya, kaya ititrick ka niya na isipin mo kayang-kaya mo. Parang may pagka, in a word that, parang traitor siya. Na kunwari, wala lang. Tapos, yes. Yes. Si Carolina Reaper, ang ganda ng karakteristik niya kasi sobrang delay ang hang. Pag kinain mo, bibilang ka mga 15 to 20 seconds bago mag-fully blast yung anghang. Tapos hindi pa siya natatapos doon, parang meron siyang level 1 to 10 na yung anghang niya pumutok sa bibig mo is 2, paangat ng paangat, 3, 4, 5, hanggang sa parang sasabog yung singa mo na mata mo na pumutiyak ka. Then, pag pumasok siya sa lalamunan, parang kang sinasakal, yung air pipe mo parang nawawalan na ng hangin. Yun ang sinasabi na huwag gagayahin. Yes. Tapos pagdating sa tiyan, para kang inexplain ko lang yung naramdaman, kinakwento pa yung naramdaman. Opo. Tapos yung mga blade na biniblade ang bituka mo na hindi mo maintindihan. Ganun. Kaya parang hindi dapat gawin lalo na nang hindi sanay. Tapos kung makakain man kayo ng sobrang anghang, ang pinaka panlaban natin, antidote natin ay gatas. Gatas. Mm-hmm. Yes pa. Opo. Sir, ang world record daw ay 3 reapers in 9 seconds. Sino po 'yan, ma'am? Anong hindi? Kasi marami ako. Hindi ko alam. Message lang ako ng scriptwriter. Hindi kasi kilala ko sa buong mundo yung magagaling talaga. Oo. Tapos isa sa friend ko yung nasa top 3 sa mundo, tsaka isa pa top 5, si Silly Queen ng UK, friend ko, tsaka si Johnny Scoville, sa tingin ko pang 4th or 5th siya sa buong mundo. American, from UK. Itong Carolina Reaper, parang ano na po siya, no? Tawag dito, parang nag-may tournament and challenges talaga pagdating dito. Kasi, ang daming, sabi niyo nga, extreme eh. Extreme yes, talaga. Yes, po. Tapos dito sa Pilipinas, ang nakakatuwa is namumulat na yung mga tao sa super hot peppers. Itong Carolina Reaper. Actually, hindi lang si Carolina Reaper. Marami pa tayong variety ng super hats na inaalagaan. So na-in-love ako sa Carolina Reaper. Kaya, kumbaga, dyan ako nagpo-focus ngayon. Pati business ko, ito na. Tapos, pupurin kami. May grupo kami na ako itinayo na mga nagtatanim specialized sa sili. Kaya kung yung mga gusto dyan sumali,
wala kang alam paglabas pag mga ilang buwan ka lang sa grupo namin, nako, magiging magaling ka na magtanim. Mamaya sasabihin yung mga grupo na yan. Opo. Sir, ayan, galing sa ating scriptwriter, si Mike Jack. Opo. Siya po ang may hawak ng world record na 3 reapers in 9 seconds. Yan. Saan po yan? Siguro nasa Guinness World Record. Yes, sa Guinness World Record okay. Po. Opo, yan. So, bali sir, di yan na napag-usapan na natin. Susunod naman po pag-uusapan natin, paano nyo naisip na i-process? It's business. Yes po. Okay, naisip ko na medyo ang mahal ng Carolina Reaper. Ako kasi pag ako nagkaroon ng isang ako yung tao na pag nagkaroon ako ng isang pinagkakalibangan, passion, dapat kumita ako dun sa passion ko para ma-sustain ang passion ko. Kumbaga, yeah. Yung hobby ko dapat magkaroon ng income para tuloy-tuloy na... Tuloy-tuloy? Yes po. Same sa hobby ko ng photography. Dati, wala naman akong in-expect. Tapos naging wedding photographer po ako. Sa motor, seller ako. Ngayon naman, dito sa Sile, sabi ko, ang mamahal ng mga seeds from abroad sa paggastos. So, why not mag-business? So, nag-process ako, bumili ako ng sile, nag-ferment ako ng mga sile. Ngayon, iba, pin-process ko rin yung seeds para ibenta rin yung mga seeds. Kasi, ibibenta rin ba ako yung binhi? Yes, yung seed buto. Tapos, papakubo rin ako. Ang tawag doon ay seedlings. Yung mga ganito na po kaliit na halaman, nagbibenta rin ako. Ngayon, mga farms na around the Philippines na bumibili po sa akin ng mga seeds. Even the seedlings, nagre-request sila na patubuin ko na raw para itatanim na lang nila. Sir, magkano? Magkano itong mga seeds saka yung seedlings natin? Yung seeds ko, merong 200 pesos per pack, alaman 20 pieces na seeds. 20 pieces. Ang mga premium seeds ko, merong 350, 20 pieces ang laman. Ito naman premium, yung mga selected ko na bunga na sobrang gaganda, na sobrang may mga... Ang Carolina Reaper kasi is ang main, kumbaga pinaka-poging itsura niya, dapat may buntot siya. Oh. Kapag hindi masyado maganda yung pagkakatanim, hindi lumalabas yung tail na yon, yung buntot. Mukha lang siyang bilog na sili. Mukha lang siyang makopa. So, opo. Ten natin ay may buntot na sili. Ganon. So, mas mahal po yung seeds galing doon. Yun po ang ginawa ko. Process ko yung seeds. Yung iba, nag-ferment ko. Pinag-aralan ko sa YouTube paano magawa ng hot sauce. Sarili ko lang, trial and error. 2019 start. Trial and error. Hanggang sa end year ng 2019, nag-start na po ako magbenta ng hot sauce. Aba. Sir, na-compute mo ba kung ilang bunga ng Carolina Reaper per bote? Depende po sa product ko. Tulad nitong, meron akong pinakamaanghang, tulad po nitong Beast. Beast, yes. Yan. Balita ko yun ang bestseller mo eh. Bestseller ko po yung Reaper Hot Sauce. Pero ito yung pinaka maanghang ko na product. Ito, I think, sa sobrang dami ng Carolina Reaper nito, estimate ko lang po, nasa 50 to 80 bunga. Oh. Ang laman. Kaya, po, naghahalaga siya ng 2,000 pesos. Yan, oh. Yes po. Isingit ko lang, kasi sabi mo, 50 na bunga. Yes. Ang naupag-usapan natin kanina kasi, sa isang puno, meron kang 20. So, dalawang puno ang required para dyan. Opo. Yung tanim ko, ma'am, sa rooftop, hindi naman nagsusustain dito sa business ko. Bumibili ako. Okay. Bumibili ka din. Bumibili na ako sa friends ko na may mga farm. Farm sa Bicol, farm sa Mindanao, farm sa Norte. Pinas po. Kaibigan na natin yung mga farmers na yan. Oh, ang galing. Yes, alawak po na ng market. Opo. At saka inaano ko, kumbaga, ipinapakilala ko talaga sa Pinas itong Carolina Reaper. Yes. Opo. Kaya nga po, nung nakita ko yung profile niyo po, saka itong inyong business, sabi ko, maganda ipasok dito sa ating show. Opo. Kasi nakita ko, sir, urban farming ka. Nandiyan ka sa Makati. Apo. Tapos,
hindi naging ano hadlang na nandiyan ka sa city para makapagtanim ka ng ganitong klaseng mga pananim. And kumikita ka pa ngayon, na process mo pa. Kaya parang magandang encouragement ito para sa ating mga viewers na pwede nilang gawin sa kanilang bahay kahit nasaan sila, di ba? Yes. Yes po. Ako itong rooftop kumikita, hindi ko nagagamit yung pabungo ko sa atsos, pero nagagamit ko siya sa seed selling. Kasi ang binubunga sa rooftop ko ay sakto lang naman, hindi naman pang maramihan. Kinukuha ko yung seeds, yun po ang ibinibenta ko. Itong mga maramihan na po binibili ko, sa farm na talaga sila, sa probinsya, nagkakaroon po sila doon ng mga isang hektaryan tatiman. Yan, nagkakaroon po kami ng, binibili ko po yan. Yun ang po ang ginagawa namin. Opo. Sir, mabalik ako dun sa beef. Sino ang mga bumibili sa'yo nitong mga hot sauce? Number one po, yung mga siraulo na tulad ko. Yes. Yung mga gusto niyo umayon sa challenge. Yes. Yes. Kaya ang tawag ko dun mga siraulo is hindi naman literal na siraulo. Kami yung mga siraulo kung dating sa angkang. Kumbaga, mahilig sa mga extreme. Yan po ang beef hot sauce. Sobrang solid. Nakikita niyo po yan. Sobrang lapot. Yan. Ito tinikman na to ni John Escobille ng US. Sabi niya, ito daw pinakamaangang na sili na tikman niya. Ay, na hot sauce na tikman niya sa Pinas. Wow. Yes po. Yan ito. Tapos meron din tayong Reaper peanuts. Imagine. Peanuts. Opo. Yung peanuts na adobo, meron siyang powder ng, may powder ng Carolina Reaper. Pagkain mo lang, boom! Kaya nga, sir, nauubos nyo ba yan? Yung isang pakete na ganyan? Ako siguro kaya kong kainin 1/4 lang. Kasi 1/4. Yan po, meron siyang hell. Opo. Parang... Yun? yun yung pakiramdam. Dati po kasi nangangarap lang ako makatikim ng mga ganito kasi wala ka namang mabilan dito sa Pilipinas. Noong nagkaroon na kami ng advocacy ko po kasi ay buong Pilipinas, marami ng super hot pepper. Carolina Reaper, Ghost Pepper, Habanero, yes. Yun po mga super hot na sili natin. Kumbaga, umikot na sa Pilipinas, tapos dream ko na makita sila sa supermarket. Actually, meron ako nakita sa Apostans, meron ako nakita mga super hot peppers. Yung mga ghost jammy, yung mga habanero. Yeah, yan, those. Oh. Yan po. Nakikita ko na po sa grocery. Inaantay ko yung magkaroon ng Carolina Reaper na chili na fresh sa grocery. I go, wow. So, yun na po, natanggap na ng buong Pinas na itong sili na to. Kasi pagdating po sa probinsya kasi, ito pa po ang gusto kong sabihin. Sa mga nanonood dyan, ang sili kasi ay mas umanghang sa labuyo, lalo na sa probinsya. Ang tawag nila ay siling demonyo. Which is hindi. Hindi po dapat. Ang siling demonyo, minsan nga ang Carolina Reaper tawag nila siling demonyo. Anything na mas umanghang sa labuyo. So ang gagawin po natin, marami pong variety ang sili. Marami, sobrang dami po. Meron po tayong siling demonyo. Yun po ang tawag sa local ng natin na ghost pepper. Meron tayong marusot. Ang tawag po doon, yun po ang siling demonyo. So si Carolina Reaper ay Carolina Reaper. Iba. Si habanero ay habanero. Tulad po nitong isang hot sauce ko, ma'am, yellow, gawa po ito sa... Bakit Dolores po pala ang pangalan niya, sir? Okay. doon po, ano pa yun? May kwento po ito. Okay. Okay. Si Tangmado, name ng hot sauce ko, ayan po, si Tangmado, siya po ang aking lolo. Yung nagpat... Kasi bata pa ako, tinapon ako doon sa probinsya ng mama ko. Alagaan mo po mo. Ako magtatrabaho sa Manila. So ako po yun. Pinalaga ako sa lolo ko at lola. Wala na sila. Tribute ko sa kanila po ang business na to. Sobrang lapit na sila. Tribute ko sa kanila. So si Dolores, siya ang asawa ni Amado. Okay. Lola. Kumbaga lola at lolo ko. Ngayon naman, meron ako. Ano ba yan, sir? Dahil siya yung asawa, mas matapang ba yan? Mild po ito, mild. Soft ang lola. So, pinagpunta po ito ng yellow habanero. Ang yellow habanero ay ganyan ang itsura. Yan, ito. Yan, masili. Mababa lang siya. Meron lang siya nasa, I think, estimated 300 Scoville heat unit. 300 to 400 sa tingin ko.
Yan po. Ano siya? Light lang ang heat niya, pero yung sarap sobra. Important variety dito. Kalat na rin sa Pilipinas ang nagtatanim ng yellow habanero, red habanero. Yan po yung mga sili natin sa Pilipinas ngayon. So yung pamilya niyo ba, mahilig din sa sili? Mahilig talaga kayo sa maanghang? O ikaw lang yung gusto kayo challenge yung sa titi ko, kakain ako na to at magtatanim ako? Galing po kasi, Bicolano po kasi ako. Ayun! Opo. Galing po ako. Yan mga Bicolano sa maanghang. Opo. Galing po ako sa Camali Galbay, kung nasan nakatayo si Mount Mayon. Nandoon kami nakatira sa paani Mount Mayon. So staple food namin, almost everyday may sili. So na-train po kami kung kumain ng sili. Sabi ko, bakit hindi ko incorporate itong Carolina Reaper, super hot pepper sa negosyo ko, tsaka sa kung anong probinsya ko, Bicol. Sir, magbe-break lang tayo, pero meron akong iiwan ng tanong sa'yo. Kasi sabi nila, pag kumain ka masyadong maanghang, magkakaroon ka ng problema sa iyong intestine. So, tinatawag nila yan sa atin eh, almoranas. Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. So, Sir Wilson, ang tanong ko sa'yo, yun nga, meron tayong mga sinasabi na nagkaka-almoranas doon pag kumakain ng maanghang. So, ano po masasabi niyo doon? Hindi po ako naniniwala dyan na ang pagkain ng sili ay nagkakos ng almoranas. Kasi ang sili ay kakampi ko yun eh. Vitamin C, mayaman. Tapos yung anti-inflammatory, meron din siya kahit pa paano. Yung almoranas kasi nung nag-research ako, sakit talaga yan. Sabi ko ka. Yes. Yan naman ini-incorporate lagi nila sa sili kasi pag nadadaanan ng anghang, nagkakaroon ng irritation. Pero hindi mong sisili ay hindi siya cause ng sakit na yun. Apo. Kaya wala pong nagsasabi na, wala pong study na ito yung sili ang dahilan ng almoranas sa sakit. Mm-hmm. Yun po. Ayan, at least na-clear na natin. Safe na kainin itong inyong mga produkto. Huwag lang yung masyadong madami. Yung may mga sakit na almoranas, hindi lang sila pwedeng kumain niya po kasi mas ma-irritate yung kanilang sakit. Kasi ano po yun eh, parang sugat, tapos pag nadaanan ng maanghang, mas lalong sasakit. Pero hindi, never, ako po, bata, marami kami sa family namin, walang sakit na ganun. Pero extreme kami, almost everyday. Actually, ngayong araw lang, kakatapos ko lang kumain ng mga anim na sili. Relabo yun. Oh my gosh! Yes po. Paling nasa day nga kayo kumain ng sili. Yes po, kasi una, ang ano naman, ang hirap naman na maging business kito tapos hindi ko titikman. Oh, continue na naman, yes. Ay, ako, speaking of natikman, sir, ano ba mga putahe na nilalagyan po natin itong mga soy sauce? Ay, mga hot sauce natin. Pwede ba ito ihalo sa ulam o sa usawa lang talaga? Ano bang gamit na to? Okay. Itong hot sauce ko kasi, meron akong apat na variant ng hot sauce. Meron po akong Lava, Dolores, Reaper hot sauce, tsaka itong Beast. Dalawa lang yung naisama ko sa taas. Ito po. Ngayon, ang hot sauce ko kasi ay minimalist. Gusto ko minimal lang ako. Ang ingredients lang nito mismo ay Carolina Reaper, distilled vinegar, salt. Yun lang. Meaning, wala po itong artificial na flavoring, colorings. Wala po itong added na ibang sili. Kaya, bagay po ito sa lahat. Pwede mo ilagay sa sauce, sa food mo. Pwede mo ilagay sa soup. Lahat, anything. Para kang may Carolina Reaper na inilagay mo lang sa bote. Oo. Wala po siyang flavor. Wala siyang garlic, wala siyang tomato, wala siyang spices, cumin, something. Wala po. Same dito po. Kung ano po nakikita niyo yung color, yan po ang color ng sili. Wala po ako nilagay na artificial coloring. So, kumbaga parang gusto ko nga ng habanero. Sige, ito si Dolores habanero. Gusto ko nga ng sobrang anghang na Carolina Reaper. Ito. Wala po siyang something. Kaya pag hinala mo sa any food, any na gusto mo, kahit sa drinks, pwede. Hindi masisira. Kumbaga, magbe-blend in lang siya sa lulutuin mo. Opo. So, ang ganda ng packaging ng inyong products. Ha? Saan niyo po ito ginagawa? Ito po, kaibigan ko from Bicol, si Noel. Isa siyang artist. Itong mga font na to, hindi ito makikita sa internet. Idinodrawing pa niya mismo. Ginawa niya talaga. Kinuhit niya talaga ito. Yan. Ito po, dinodrawing niya. Si Noel sa Bicol.
Yan. Dinodrawing. Tapos ipinapasok sa computer. Then, yan. Dinidesign niya lahat. Yan po. Sobrang thankful ako sa kanya kasi nung nag-umpisa pa lang ako, sabi niya, gawan kita. Walang bayad. Wow! pati itong logo ko, ginawa niya. Sobrang thankful kasi from the start pa lang naman ako, wala pang pambayad. Pero nag-isisyon, sige, libre, ganun. So ngayon, opo. Tapos ngayon, ma'am, may isang ma'am printer nagpiprint sa akin. Siya nagpiprint, kinukuha ko palagi, nagpiprint ng sticker. Yan. Yan po. Yan. Tapos yung mismo pag-process niyo po, saan ginagawa? Nagpa-process ako sa restaurant. Doon sa restaurant ko po dito. Tapos yung mga fermentation ko po dito sa bahay. Para so, mag-isa ka lang? Meron ka ng mga tao pa rin? May staff po ako. Ilan ang tao po nila para sa restaurant? Dalawa po. Dalawa. Meron pa po bang mas maanghang dito sa Carolina Reaper na CD? Ngayon kasi may hawak ng Carolina Reaper, si Edgary. Sabi nila, yes, sabi ni so siya yung naka-record niya sa Guinness World Record. Si sabi, nabasa ko, meron si Edgary na Pepper X. Yun yung pang ano niya, mas maanghang sa Carolina Reaper. Kumbaga, parang parang hindi pa niya inilalabas kasi wala pang tumatalo kay Carolina Reaper. Parang ano lang yun eh, parang pag may tatalo dyan, ito. Mayroon akong pantalo din. Kumbaga, naka-reserve lang yung Pepper X na yun. Yun po yung balita. Mas, Abo. Expert, yung tinatawag natin na dragon pepper, ano naman ito? Dragon spread. Wala pang confirmation kung totoo po yun. Actually, meron akong tanim sa taas, dragon spread. Tapos, meron din po akong yung isang variety. Kung makikita nyo yung 7-pot primo. Almost kahawig lang siya ng Carolina Reaper. Kasi nung nagbabasa po ako, nakita ko na itong Carolina Reaper ay crossbreed, tama, ng Ghost and Red Habanero. Yun po ang sabi nila. Pero hindi ko po masyado ma-confirm. So, yun ang pong paniniwalaan. Yung cross name. Opo. So, nakikita mo ba yung sarili mo na nakayanin mo na rin mag-crossbreed ng mga ganitong klaseng spices na? Actually, yun ang aim ko ngayon kung bakit marami akong ganun sa rooftop. Gusto kong aim ko na magkaroon tayo ng sariling Pinoy na version ng CD. Maka-develop mo po. Opo. Mga friend ko na magagaling, meron na sila mga na-cross. So, hindi ko alam kung ipapa-patent nila yon or hindi ko alam kung anong gagawin nila. Meron na po. Magagaling po ang mga Pinoy sa pagtanim. Yan. Kung ako po in-interview ninyo, nasa kinder level lang ako. Meron na mga Pinoy dito sa atin, mga God level na pagdating sa pagtanim ng sili. Opo. Sir, nakikita mo ba yung sarili mo na 5 years from now, malaki-malaki na itong business natin. Gano po ba laki ang potential ng inyong Carolina Reaper dito sa bansa? Lalo na yung mga hot sauce mo at products. Okay. Sabi nga, di ba, pag nag-dream ka, i-dream mo na yung pinaka-the best. Tapos basta lahat ng ginagawa ko, basta nasa will ni Lord, pinagpipray ko sa kanya na makikilala ang business ko worldwide. Pangarap ko, 5 years from now, magsusupply na ako sa iba't ibang bansa. Yan ang dream ko. Tapos may factory na nasa Philippines. Meron na tayo dito. Tapos lahat ng mga magsisili dito ay tinulungan natin para yung mga produce nila ay may ma-convert into money. Kumbaga, lahat dapat. Dapat sama-sama. Kumbaga, kasi marami akong kasama sa mundo ng sili. Kumbaga, hindi lang ito more on Tangmado. Ito ay more on Pilipinas na aim ko yun na makilala. Kaya pag gumagawa ko ng hot sauce, hindi lang Tangmado dala ko. Dala ko ang Pilipinas. Lagi kong sinasabi. Yeah. Philippine made. Kasi ngayon pa lang tayo pumapasok sa industry ng super hot. So, even sa bote, pinag-aaralan ko, dinidikit ko na sa mga, actually kahawik na siya ng mga bote ng US packaging. Oo. Yan po. Ang ganda nga sir. Kaya para pagdating doon, hindi nila masasabi na oy, pang world class na gawang Pinoy. Yes. Ang ganda nung nakita ko po sa Facebook habang ni-scroll ko. Kung social naman itong mga packaging na to, talaga iba yung dating. Even yung Facebook niyo may merong character na astig. Opo.
kasi ang gusto ko po kasi based sa personality ko rin na maloko, ma-humor ako, ma-kuwela ang tao. Gusto ko yung kumbaga, actually ma'am, hindi naman talaga ako negosyante, naglalaro lang ako. Hindi lang naman ito more on kasi gusto ko enjoy. 'Di ba? Sabi nga nila, your life is too short. So mag-business ka ng passion mo para habang nagbi-business ka, nag-i-enjoy ka. Hindi kayo yes po. Then tumulong ka sa ibang tao, 'di ba? Kumbaga, itulong mo 'yung kung ano meron. 'Yun po. May yes. goal ka, hindi lang para sa iyo, sama-sama para 'yun po. Opo. Kaya nakikita ko itong business ni Sir, lalaki to eh. Kasi ang inyong puso, hindi lang para kumita eh. Diba? Yes pa, yes pa. Amen. In the name of Jesus. Yes, yes. Sir, ano ang pinaka-bestseller sa inyo saka highly recommended para sa ating mga kababayan na gustong subukan ang inyong produkto? Number one, pinaka-bestseller ko, ito. Ang, peanuts. Yan. Reaper Peanuts. Yan po. Wala siyang ano, wala siyang MSG. Ang ingredients niya ay peanuts, pink Himalayan salt, tapos garlic, Carolina Reaper powder. Yun na po. Extreme. Ma'am, sa'yo, sa tingin ko, isang piraso lang. Seryoso. Extreme ito. Tapos sa hot sauce naman, yan, Beast hot sauce, may Lava hot sauce, Reaper hot sauce, then ang Dolores hot sauce. Yan. Then second sa bestseller ko yung chili garlic, Carolina Reaper chili garlic. Imagine magsho-showmay ka, ilalagay mo, hindi lang, di ba? Imagine mo yun, extreme, ilalagay mo showmay yung chili garlic, pero pure Carolina Reaper. Iisip ko kasi ngayon yung chili garlic may sipa na. Ito eh, pagka yung sayo nilagay natin dyan. Hindi lang sipa. Oo nga. Parang dinaanan ng tornado. Oo. Yan po. Sir, ano tawag dito? Yung iyong mga produkto ay available po saan? Available po siya sa page natin sa Facebook, ang Tangmado Hot Sauce and Spicy Products sa Makati. Marami rin tayong reseller. Meron tayong Tangmado Ilocos, Isabela, meron tayong Marikina. Basta po i-type lang Tangmado Hot Sauce, lalabas na po. Meron akong almost lagpas 15 resellers po dito sa Pilipinas. Oh. Apo. Mga friend ko rin ng mga yan. Yan ang kagandaan. Tapos meron tayo sa Shopee, Tangmado Hot Sauce. Then sa Lazada, meron din po tayo, Tangmado Hot Sauce. Ayan, madaling-madali na po maka-avail niyan. Sir, ito pa, last na question ko. Sa iyong business na ito, ano pong encouragement ang pwede natin ibigay sa ating mga mamamayan na gusto din subukan yung pagtatanim naman po at saka din pag-process ng Carolina Reaper Pepper po? Opo. Number one, sa mga gustong pumasok dito, ang i-advise ko, dapat may passion kayo. Hindi po yung nakita nyo na, oh, yung kalbo na yun, yung tangmado na yun, yung may-ari ng kalbo na yun, no? Mag-boom siya, gagayahin ko. No, hindi ko po hinasuggest na gayahin ako. Number one, hanapin nyo po yung passion muna dito sa sili. Nandito ba passion mo? Mahilig ka ba magtanim? Kasi from pagtatanim, pag namunga, pwede kang kumita sa seeds. Pwede kumita, ibenta mo yung bunga, pwede mo ibenta yung pinatubo mo na halaman na ganito, may bibili niyan, which is yun po ang ginagawa ko at nasa grupo namin. Yun po. Tapos, kailangan may passion ka sa pagluluto kasi itong hot sauce po ay hindi biro, ilang months pinag-aralan ko po. Kasi pag nagkamali ka, sasabog ang bote, mabulok yung loob, hindi mo mapapatagal yung shelf life ng hot sauce, yung lasa, ganun po. So, dapat may passion ka rin sa pagluluto. Kasi, incorporate mo po yung hot sauce. Tapos, mas advice ko na dapat kapag magtitinda ka ng magandang produkto, ikaw mismo ang gagawa. Hindi ka pwede magpapagawa sa iba. Kasi, hindi mo alam kung ano yung ginawa niya. Mas maganda kasi na ikaw eh. Heart mo yun. Hands-on. Opo, hands-on. Dapat ikaw mismo yun. Tsaka ito yung character mo. Inalalagay mo. Kaya po, yan yung character ka. Kitang-kita naman, sir. Malaki ang kita po dito sa sili industry kasi maraming Pinoy mahilig sa, lalo yun, Asian country tayo, mahilig tayo sa mga spices. Yes. Actually, sorry sa mga Bicolano. Bicolano ako, ha? Sorry. Pero ang Bicol ay mild lang kumain ng sili. Yung mild. Pero nasa Metro Manila,
ang sobrang lalakas kumain ng super hot. Kaya di ba sabihin mo pag pag sili number one, Bicol agad. Ang Bicol, kumakain ng Bicolano ng sili everyday pero sobrang mild lang. Kaya yun po ang aim ko rin na ipakilala yung ang super hot pepper sa Bicol kasi medyo takot pa sila eh na tikman pero masarap ang mga sili na super hot. Tapos sa mga magninegosyo, start kayo small. Kung gusto niyo nang start agad, start na. Bili na ng sili, gawa na ng chili garlic, pag-aralan na. May YouTube, YouTube para panoorin mo. Tuloy-tuloy lang. Pwede mong start ka lang, gawa ka ng 10 bote, alok mo sa kakilala mo, alok mo kay ma'am, kay sir, ganun. Kapag nag-agree sila, doon na mag-start 'yon. Tuloy-tuloy na 'yan. Ganun po yung business dito sa sili. Opo. Opo. Sir, thank you po. Ang dami po namin natutunan sa inyo at nainggan nyo. Parang, ang sarap nga niya, pero natatakot din ako. Pero, sabi nga, kailangan mag-up sa challenge. Ma'am, pwede kong i-plug yung grupo namin na pwede silang sumali. Sure po. Okay, paki... Yes po. Meron kaming grupo, ang Sili is Life sa Facebook. Pakitandaan nyo po, Sili is Life. At saka ang Super Hot Pepper Philippines. Yun ang mga grupo na nagtatanim ng mga sili. Ma'am, sali po kayo. Saka si... Sige, sir. I-accept po, ah. Yes, po. Yes, po. Any question, thank ma'am? Thank you, po. God bless you, sir. Maraming salamat po. And kitang-kita ko po yung passion sa inyo. At sigurado ako na i-bless pa kayo ni Lord ng maraming salamat po. Amen po. Thank you. Thank you po sa ating mga mananood. Hanggang dito po, tatapusin ko na ang ating usapan pero magbabalik po kami sa mga susunod na araw. Ito po ang Agree Ako Dyan.